Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, nanghingi muna ng isang timeout si Coach Hansai upang mapagsabihan si Sakuragi sa ipinapakita nitong laro. Dahil nawawala si Sakuragi sa focus at mas inuuna nitong tulungan ang kanyang mga kakampi at maging ang kalaban sa laro kapag nasasaktan nito. Kaya naman, napagalitan ni Coach Hansai si Sakuragi. At dito na nagtatapos ang Chapter 163 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 164 ng Winter Tournament. Hawak na nga ng Team A ang bola. At dinadalo na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Rukawa, humanda ka na dahil ako naman ang pupuntos laban sa'yo. Ihanda mo na ang sarili mo. Yan ang sabi ni Ryota. Huwag ka nang magsalita, Miyagi, dahil lagi naman akong handa sa lahat ng pagkakataon at hindi ka naman makakapuntos sa depensa ko. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Nang biglang nagsimula nang umatake si Ryota sa depensa ni Rukawa. Ngunit, agad din namang dumipensa si Rukawa kay Ryota. At mas maganda ang ginagawang depensa ni Rukawa kesa sa opensang ginagawa ni Ryota. Nice one, Rukawa! Tama yan! Ganyan nga dapat ang gawin mo! Dapat mo lang pakitaan ng ganyang depensa yung si Miyagi para mawala na ito ng lakas ng loob na pumasok pa sa loob! Yan ang sabi ni Maki. Habang si Ryota naman ay patuloy lang sa pag-atake sa depensa ni Rukawa. Nang biglang naalala ni Ryota ang sinabi sa kanya ni Sakuragi kanina. Kung gusto mong matalo si Rukawa, pues magtulungan tayo. Magtulungan tayo para matalo si Rukawa. Yan ang sabi ni Sakuragi sa isip ni Ryota. Sakuragi, ito na. Ito na ang tamang pagkakataon para sa sinabi mo sa akin. Yan naman ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay kindat kay Sakuragi. Habang si Sakuragi naman ay agad na pumunta kay Ryota. Sabay in-screen na nito si Rukawa na labis nitong ikinagulat ng sobra. Ah ano? Isang screen na nanggaling kay Sakuragi? Patay na! Siguradong makakawala na si Miyagi nito! Yan ang gulat na sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Ryota naman ay tuluyan ang nakalusot kay Rukawa. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon para gumawa ng isang puntos. Nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Kyota. Hindi mo yan magagawa, pre! Dahil hindi ka makakalusot sa akin! Yan ang sigaw ni Kyota. Habang si Ryota naman ay biglang napangiti. Masyadong madaling lusutan ang depensa mo sa itaas, Kyota! Yan naman ang sabi ni Ryota. Sabay hugot sa bola at inikot ito sa tagiliran ni Kyota sabay gumawa ng isang layup. At pumasok ito sa kanilang basket na naging dahilan para may taas ulit nila ang kalamaan sa Team B. 64-58, power pa din sa Team A, na labis na ikinainis ni Rukawa. Malas, hindi ko agad nakita ang likod ko na paparating na pala si Sakuragi. Hindi ko kasi inaasahan na gagamit sila ng sunscreen para pagtulungan ako. Pero ito ba talaga ang plano nila? Ang pagtulungan ako? Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Team B ang bola. At dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Ryota. Akin na naman ang posisyon. Ngayon, dadaanin na kita ulit sa katawan, Miyagi. At pasensya ka na dahil sa laban natin na ito, makakawawa na naman ang iyong katawan. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ni Ryota. At ginagamitan niya na ito ng lakas ng katawan. Habang si Coach Hansai naman ay napansin ang ginagawa ni Rukawa kay Ryota. Ito ang totoong plano ni Rukawa kay Miyagi. Dahil kapag dinaan niya sa bilis itong si Miyagi, siguradong madedehado siya dito. Pero kapag dinaan niya naman ito sa lakas ng katawan, paniguradong liyamado siya dito. At sigurado ding mahihirapan ang gusto si Miyagi na makadepensa dito. Ngayon, ano na ang plano mo, Miyagi? Ano ang plano mo para magawa ng paraan ang pensang ginagawa sa'yo ni Rukawa?
Yan ang sabi ni Coach Hansay sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, si Rukawa ay patuloy lang sa pagbangga sa depensa ni Ryota. Nang biglang nag-spin move ng sobrang bilis si Rukawa. At talaga namang naiwan nito ang depensa ni Ryota sa kanya. Ngunit, laking gulat ng buong manonood dahil nakita nila si Miyagi na nakangiti. Naiwan na nga siya ni Rukawa pero nakangiti pa din siya? Nababalo na ba ang may number 7 na ito? O baka naman, may plano ito. Pero ano naman kaya ang plano niya? Yan ang usapan ng mga manonood. Nabiglang sumulpot si Sakuragi sa harapan ni Rukawa. May kinagulat talaga nito ng gusto. Dahil dinoble team ni Ryota at Sakuragi ang opensa ni Rukawa. Ano? Dinoble team nila ako? Patay! Ang malas naman! Natrap ako sa patibong ng dalawang gunggong na to. Buisit! Hindi ko talaga inaasahan na pagtutulungan nila ako sa depensa. Kasar talaga! Siguradong hindi ko na may papasa pa ang bola. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay tumalon at tumira ng isang alanganin na jump shot na naging dahilan para sumablay ang kanyang tira sa kanilang basket. Ang rebound! Kunin nyo dali! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Akagi at Hanagata ay agad na tumalon para kuhain ng rebound. Subalit, sa pagkakataon na ito, mas maganda ang pwesto at talon ni Hanagata kaysa kay Akagi. Kaya naman, nakuha nito ang rebound laban kay Akagi. At nang hawak na ni Hanagata ang bola, mabilis niya din naman itong ipinasa papunta kay Ryota. Habang si Ryota naman ay agad na idrinibol ang bola papunta sa kanilang basket. At kasama nito si Sakuragi na tumatakbo ng mabilis. Team A! Tara na! Magsibaba na kayo dali! Dahil ito na ang pagkakataon natin para matambakan ulit sila! Yan ang sigaw ni Ryota. Habang si Rukawa naman ay mabilis ring tumatakbo para habulin si Ryota at Sakuragi. Humanda kayo! Dahil hindi ko kayo papapuntusin! Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang sobrang desperado na nahabulin sila Ryota at Sakuragi. Nang biglang huminto si Sakuragi. Kulot! Huwag mo muna idiretso ang bala! At huminahon muna tayo dahil desperado si Rukawa na habulin tayo. Kaya naman, huminahon na lang muna tayo. At gumawa na lang ng isang magandang ball rotation sa pagkakataon na ito. Dahil kapag tinuloy natin yan, siguradong magagawa tayong pigilan ni Rukawa. Lalo na't seryoso na ito ngayon. Yan ang sabi ni Sakuragi. Habang si Ryota naman ay biglang napahinto. Sabay idrinibol ang bola ng mahinahon. Na ikinahanga talaga ng lubos ni Coach Takato. Ibang klase talaga ang dalawang manlalaro ni Coach Hansay. Dalawang basagulero, Miyagi at Sakuragi. At sa tagal ng panahon na magkasama sila, nahubog na talaga ang kanilang pagsasamahan. At sa isang kindat lang ng isa sa kanila, alam na agad nila ang ibig sabihin nun at kung ano nga ba ang gagawin nila. Grabe, ibang klase talaga. Sobrang solid talaga ng connection ng dalawang ito. At sigurado akong sila na ang maaaring itapat namin sa point guard ng Aichi. Ngayon, Moroboshi. Humanda ka na dahil meron ng makakapigil sa'yo. Yan ang sabi ni Coach Takato sa kanyang sarili. Habang si Ryota naman ay biglang umatake ng sobrang bilis sa kanilang basket. At itong depensa ng Team B naman ay talaga namang naiwan na ng tuluyan ni Ryota. Nalabis na ikinagulat ni Maki. Akala ko ba magiging kalmado lang siya? Pero bakit bigla siyang umatake ng sobrang bilis? Kaasar, hindi kami agad nakapaganda. Napakagulang talaga ng Ryota na ito. Yan ang sabi ni Maki na talaga namang nagulat. At nang malapit na si Ryota sa kanilang basket, agad naman itong tumalon na takmang gagawa ng isang layup. Nang biglang tumalon si Rukawa at sinabayan nito si Ryota sa itaas. Hindi ka makapuntos, Miyagi! Dahil hindi kita hahayaan na makapuntos ng ganun lang sa amin! Yan ang sigaw ni Rukawa. Habang si Ryota naman ay biglang umiti. Sabay paso ng bola papunta kay Sakuragi. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang slam dunk at naipasok niya ito sa kanilang basket na naging dahilan para maitaas ulit nila ang kalamangan sa Team B. 66-58, pabor sa Team A. Nang biglang lumapit si Sakuragi kay Ryota. Sobrang solid mo talaga, kulot. Napakahusay mo. Ang gaganda talaga ng pasa mo. Yan ang sabi ni Sakuragi. Ang husay mo din, Anamichi. Napakahusay mo din talaga gumawa ng isang play. Ikaw nga talaga ang tunay na katandem ko dito. Yan naman ang sabi ni Ryota. Habang si Rukawa naman ay naiinis ng sobra kila Sakuragi at Ryota. Kaasar, ang dalawang ito ay pinagtutulungan ako. Nakainis,
Babawian ko kayo. May kita nyo. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 164 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ng ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.